Brothers on the Wheels, welcome dito sa ating test ride review and walk around review. Ngayon mga brothers, inibitahan tayo ng Pecon Motorcycle Philippines para tignan at silipin at i-test ride itong bagong 400cc nila. Walang iba mga brothers kundi ang Falcon 400X. Kaya let's go! Sa go! Get ready! Drop the beat! Alright mga brothers on the wheels, eto na nga ang 400cc motorcycle ng Pecon, the Falcon X400. Ikutan muna natin yung motor para makita nyo yung kanyang beauty. Alam nyo, napakaganda niya. Street naked bike, naked street, whatever you call, basta naked. And may pagka-touch siya ng modern classic dahil yung kanyang upuan mga brothers. And sabi nga sa akin dito, inspired daw ito sa Ducati Monster. Ganun yung kanyang datingan. Well, I can tell naman kasi labas yung kanyang chassis. Tsaka yung kulay ng tangki niya, iisa lang. And also sa ibang variant din ng kulay ng motor na ito. At tsaka very minimalistic yung motorsiklo mga brothers. Pero kung titignan mo, elegante at rock ang dating niya, no? Meron lang siya ditong sticker ng Pecon. Eto. And then may sticker dito ng Falcon X400. Okay? And then yung logo ng Falcon. Eto, rapid rise yan mga brothers. No? Ibon pala yan. Kasi Falcon nga eh. Well, anyway, ang ganda ng motorsiklo. Nagustuhan ko yung linings ng kanyang tangke. Sa represent for me na para may pagka-modern classic na aggressive. Ayan. Malinis yung underneath. Kitang-kita nyo naman dahil naka-monoshock. Mamaya, tignan natin yan. No? Yung foot pegs niya, mga brothers, okay din. Aluminum na ang pagkakayari between dito sa rider and also sa pillion section. Masasabi ko rin, maganda yung pagkakayari ng tapakan nito and combination siya ng metal and rubber. No? Ganda rin ng texture. Oh. Hindi ka basta-basta madudulas. Tsaka masasabi mong hindi tinipid yung pyesa. Solid na solid. Ito isa to sa mga tinitignan ko. Ayan. At ang upuan mga brothers, ito it's something na parang ordinary upholstery ram. But again, gustong gusto ko yung hulma niya. Kita nyo naman nakasunod dito sa proportion ng gas tank niya. And meron itong texture dito para hindi ka madudulas. Yung ganito kasing seats mga brothers, classic style to eh. Ayan o. Tsaka yung pagkakulay ng brown niya, isa classic brown ito. Yung mga ganitong atake ng brown. Alright. Pagdating naman dito sa Tambucho mga brothers on the wheels, naka dual exit muffler ito. Tapos ang maganda pa dyan mga brothers, stainless made na ito. But be careful mga brothers dahil ito lang yung kanyang muffler guard o muffler cover. Ito lang yung heat guard niya. No? So ingat-ingat tayo dyan, especially yung ating mga iaangkas. Alright, meron din siyang skid plate dito na hard plastic. Yan, para meron na mga konting protection ng ating makina sa mga dumi. Alright, and also dito rin sa ating radiator, may cover na rin yan. Naka-alim bolts na rin ito, which is good. No, ang fender niya is same din ang kulay katulad dito sa tangke na dark gray gloss finish. Ayan. Yung pairings naman dito ng fender niya is flexible naman at may tornilyo na rin ng mga alim bolts. Yan namang ganda. And by the way mga brothers, apat na color variant pala ang meron ang Falcon X400. Itong nasa harapan natin mga brothers is itong matte silver finish nila. Napakaganda ng pagkaka-finish ng silver nito. Para siyang Ducati Monster inspired dahil yung kulay ng chassis niya is a gloss red which is nag-highlights din. Okay? Dito naman, meron tayong orange red. Bah, ganda! Pati yung mugs kasama rin sa pagiging orange red niya. No? Talagang pag lumayo ka, highlighted talaga yung motor.
para naman itong KTM style, mga brothers on the wheels na Duke. Ayan, no? Gloss ito, by the way, ah. Ganda ng finish, quality yung paint job dito na ginagawa ng Fecon. And the other side naman, mga brothers, eto naman yung black gloss finish nila na merong style ng sticker dito na 400, no? O, iba yung pagkaka-black niya, mga brothers. Ayan, hanggang dito sa side fairing niya, no? Ganda rin. Tapos yung kulay ng mags is apple green. Ayan, no? Kaya pag lumalayo ka, mga brothers, highlighted yung motor and then may sticker ka rito na apple green din na nagkoconnect dito sa mags. Astig talaga ng motor na to. At eto namang nire-review natin, mga brothers, is a gloss dark gray o parang champagne gray yung pagkakakulay nitong motor na ito, eh. Alright, mga brothers, bike fitting tayo. And for the reference, mga brothers, I'm only 5'4 sa aking height. May timbang po ako na 50 kilogram at may reach po ang braso ko na 20 inches. Okay, mga brothers. So ganito po ang itsura pag nakasakay na dito sa Falcon 400X ng Fecon Motorcycle, mga brothers. As you can see, pag nagsuot ako ng boots, lapat na ang aking dalawang paa dito sa kanyang sahig o sa simento, no? Gamay na gamay ko yung motor. Magaang lang siya, no? So sa mga 5'4 pataas, wala kayong poproblemahin dito. Siguro mga 5'3, 5'2, baka mag-ano na kayo dito, mag-tingkayad kayo dito, no? So ang advice ko lagi, magsuot kayo ng boots para ma-manage nyo ang isang ito. Alright, sa kanyang riding position, mga brothers, masasabi ko naman dahil ang reach ko is 20 inches, sabi ko nga, may upright siya. And then may pagka-lean siya ng forward, konti lang naman. Ayan, dahil naka-low drag yung kanyang manibela, na pat bar ang style. But again, pwede nyo palitan to kung gusto nyo ng ganito, para relax, no? Pero para sa akin, mas okay yung ganitong riding position. May pagka-aggressive konti, since yung style ng motor kasi, is a naked street, no, na may pagka-modern classic. So yun yung kanyang riding position. Pagdating naman sa turn radius ng handlebar niya, sakto lang. Hindi siya malaki. Tama lang. At subukan natin kung matutulak natin. Pwede. Pwede, pwede. Pero hirap na pala, no? Hindi, natutulak siya. But I guess hindi ito advisable kung nasa mga masisikip ka ng parking. Baka bumaba ka rito para itulak yung motor. Pero ako natutulak ko, eh. Ayan. Paglapat, ha, tsaka pagkapanta yung kalsada, mga brothers. Tsaka naka-boots kasi ako ngayon, eh, no? Tapos ang gaang niya, mga brothers, is around 180 na curb weight. Yan, tama lang naman. Basta para sa akin, 200 kilogram pababa na motorsiklo, kaya-kaya ko yan i-manage. Yung naalala nyo nga, di ba, na nag-review tayo na mas mataas na kilo, na 200 pataas, kaya naman. Pero ito, sigurado, magaang ito. Lalo na pagka tumatakbo na. At ang comfort ng kanyang seat, mga brothers, kahit manipis yung foaming, eh, komportable naman sakyan. Tsaka may kipotche. Kaya nalalapat ko yung aking mga paa dito at hindi nakabukaka, no? And okay naman. At damahin natin yung pre-play ng front suspension. Ba? Swabe, ah. I can tell. Okay din. Tsaka okay yung lubog, oh. Maganda. Tapos yung monoshock, may laro na kahit nakatigil pa. Sigurado to sa ating test ride review, mga brothers. Swabing-swabing ang isang ito. Kaya riding ergonomics, mga brothers, pasado. Not to mention, mga brothers, nandito yung kanyang grab bar. Kung sakaling meron kang iangkas, ayan, meron din po siyang kakapitan. Ayan. Kagandahan, nakatago, no? So hindi na kukompromise yung pagka-naked sport bike niya. Alright, so punta na tayo dito sa panel ng motor para makita natin kung anong meron dito, mga brothers, on the wheel. Ayan, so ang tangke niya, mga brothers, is may laki na 15 liters. Napakalaki nito. Bago mo, baka pag pinultang mo ito, baka umabot ka na 1,000. O masasabi ko na quality yung kanyang mga switches na kinabit. And also, merong backlight. No? Ayan, backlight assist. Oh. So kahit gabi, kitang-kita mo yung mga switches mo. Okay? Dito sa kaliwa, meron siyang left and right. Alright? And then yung kanyang busina, check natin. Medyo mahina. Papalitan ko to ng compact horn. Okay? Ito yung kanyang high beam and also yung low beam. Ito, mga brothers, ito yung control ng iyong TFT display. Mamaya tignan natin, okay? Sa handle grip, mga brothers, meron akong large na kamay. Yan, sakto naman. May laki lang konti. At good thing yung ginamit dito na N-bar is bakal na, no?
Yung lever niya mga brothers is nagustuhan ko rin kasi adjustable, no? Ayan, no? So kung gusto mong ilapit, gusto mong ilayo, depende sa iyong kamao, no? Okay naman din yung side mirror niya. Classic round, no? Pero kung masaya lang ka, gusto mong palitan, pwede, walang kaso yan, no? Etong switch na to, eto tinitignan ko mga brothers, I think eto yung sa kanyang built-in camera. Yan, not to mention, no? Meron pala siyang built-in camera. Eto mga brothers, so, pakita ko sa inyo. Eto yan, no? So, may kasama na siyang security cam, no? Isa po yan sa mga seguridad nyo pag bumibiyahe na kayo, no? At least meron kayong katibayan. Okay? So dito sa kanan, makikita natin yung kanyang electric starting. Ito. Ayan. Diba? Patayin na natin. Kill switch sa dito. Pwede nyo lang ibalik para mag-off. Okay? Ang kagandahan, meron pa siyang hazard switch. Ayan. So magagamit nyo ito sa mga emergency parking o kung may convoy kayo, no? Ito po yung on and off ng inyong ilaw. No? Daytime running lights and also yung inyong headlight. Yung kanyang brake lever dito sa harapan, sa preno, eh adjustable din. Same din dito sa kapila. Okay, handle grip, same approach din dito. And also yung iyong end bar. Ayan. Kasama na rin yung iyong side mirror. Yung lagay ng iyong brake oil. Eto, no? So, punta tayo sa kanyang colored TFT display. No? Patayin ko para makita nyo yung transition. Ayun, no? Sa umpisa may logo ng Pecon Motorcycle. Alright. No, so yung logo pala ng Pecon mga brothers, parang yung pala yung Falcon, no? Tapos binase nila rito sa model nila ngayon dito sa bagong motor nila. Okay, I can tell maganda yung ginawa rito ng approach ng Pecon sa kanilang handle pose. Okay? And then dito makikita natin sa iyong display is meron ka ditong itong kilometers per hour mo. Kung ilan yung takbo mo. RPM mo dito, gear indicator, ayan, naka-neutral ngayon. Good thing meron kang oras, voltmeter, fuel meter, engine temperature, trip meters, nakakilometers na siya, at yung odo mo. Alright, sa taas naman, yung left and right, pinaghiwalay, good things. And then yung ABS and also engine check. Okay, so may high beam kaya siya. Ayun, ito, lumabas oh. Diba, at least meron. Yan, at kagandaan pa dyan mga brothers, kung ayaw mo ng ganyang team, pwede mong palitan, switch mo lang. Ito siya, set. Magbabago siya. Ayan, oh, parang mas maganda to. Modernized and may pagka-sporty look. Pero again, nasa inyo pa rin yan kung ano yung inyong prefer. So, pwede nyo pala itong bagu-baguhin dito. Ayan, oh. Kung gusto nyo bagu-baguhin, pwede nyo nga i-select. Pwede kayo mag-back. So, madali lang. Hindi na kayo pupunta rito para i-access yung TFT display meter nyo. So, habang natakbo, pwede nyo na rin bagu-baguhin, no? So, hindi na kayo hihinto. Alright. So, singit pala natin mga brothers. Meron pala itong USB dito. Ayan, no? So, magpapakabit ka na ng cellphone holder dito sa manibela para makapag-charge ka. Alright mga brothers. Dumako na tayo dito sa harapang bahagi ng motorsiklo. Dito, makikita natin na malaki yung kanyang TFT display. Pero okay lang naman. Sumusunod naman sa forma dito o hulma ng headlight. May gloss accent dito na makikita tayo sa cowling ng headlight. At yung daytime running lights niya mga brothers, kaganda naman ang pagkakahilma nito. No, kitang-kita ka talaga nito kahit sa daytime ride mga brothers. Yung turn signal lights niya, nandito na sa ulo ng headlight na nagre-represent na kala mo, tenga. Pailawin nga natin para makita. Ayan, no? LED yan mga brothers on the wheels. No? Naka-low beam siya ngayon. Ganito ang itsura ng kanyang low beam na mayroong 3 LEDs. Tapos high beam natin para makita nyo. Ayan, iilaw na yung ilalim. So, syempre, pag gaganyan, napakalakas ng bato niya sa kalye. Dahil dalawa silang umiilaw compared to dun sa mga conventional na bulb type na alternate yung ilaw niya. No? Okay? No? So, dito pa sa baba mga brothers, naka-inverted fork ito. Ayan, grabe, solid yung pagkakasilver niya. Meron pa itong reflector dito sa gilid, no? Para mas visible tayo sa gabi, lalo na pagka lumiliko. Okay? So dito mga brothers sa baba, meron itong dual disc brake sa harap. So napaka-smooth nito. Tapos samahan mo pa ng ABS for the safety ng braking, no? Yung caliper niya mga brothers, tig dalawang piston pot. Ayan, so maganda-ganda itong mamreno. Okay. No, sa mags niya mga brothers, meron itong 17 inches wheel mags at may tire size na 110x70. At ang kagandahan, tubeless na rin ito and branded by Kenda na may model na
curb. Alam niyo mga brothers, isa ito sa mga paborito kong gulong, no? Itong Kenda, ito nga gamit ko sa pagbabike. Yan, no? Maganda rin yung compound ng gulong, mga brothers. May pagka-soft compound na rin. And also yung treads niya, sigurado magandang panghawi ito sa ulan. Dito naman sa likuran, mga brothers, aba, napaka-sexy tignan ng motor, lalo na rito sa underneath. Ang linis. Madali nyo ma-approach ito, no? Dahil napakalinis niya. Madali nyo malilinis, sprayan, o magagawa. Wala nga lang siyang center stand, mga brothers, kaya obligado kayong bumili ng paddock stand kung sakaling lilinisin nyo, a-adjust nyo yung kadena, o may gagawin kayong maintenance sa motorsiklo. Okay? So mga brothers, ito po yung kanyang taillight. No? Napaka-modernized and yet napaka-simple lang. No? Pailawin natin para makita nyo yung kanyang high beam. O, diba? Kaganda. Ito yung kanyang turn signal light. Same lang din naman sa harapan. At good thing, nape-flex po ito. Ayan. So, once again, LED po yan, no? Split po yung fender dito sa likod, mga brothers, no? Ito po yung kabiyak. Ayan, no? Solid plastic po ito. At single arm lang siya, no? Wala na siyang kapit dito sa kabilang side, no? Meron siya ditong tire hugger. Ito. All the way dito sa kanyang chain guard, no, para proteksyon na ng ating mga components doon sa likuran ng makina, no. Ito, dagdag puntos ito. Buti naman meron ito. At ang kadena niya is gumagamit na po ito ng size na 520 na talagang pang big bike. Alright, silipin natin yung monoshock. Ito po yung kanyang monoshock. Adjustable po ito and good thing naka-linkage po yan, mga brad. So pag ganyan po yung setup, sigurado pong napakaganda ng kanyang replay at rebound. Alright. No? So dito mga brothers, sa likod meron itong 150 by 60 na tire size and tubeless na rin ito. Napakalapad nyo. Ang big bike talaga. Disc brake na rin ito mga brothers na mayroong single path caliper. No? At ang maganda, naka-ABS na rin ang likod nito. At hindi lang yan mga brothers, naka-aluminum na rin yung swing arm nito. Kaya siguradong magbibigay ito ng ekstrang gaang sa motorsiklo. Going dito sa kanyang makina mga brothers, meron nga pala itong 400cc, kaya makakapasok kayo sa mga highway natin dito sa Pilipinas. At kagandahan, fuel injected na ito. So kahit 400cc siya, makakaranas pa rin tayo ng katipiran at syempre lakas sa makina. Kung nagwo-worry ka naman na baka mag-overheat yung motor, mga brothers, don't worry dahil naka-liquid cooled na ito. Ayan, no? So dito yung lagayan ng kanyang coolant. Napakalaki ng kanyang coolant, mga brothers. At I think, yan, meron siyang dalawang pan o twin pan na naglalamig dito sa kanyang radiator. Alright. So mga brothers, meron nga pala itong 38 horsepower and 35 newton meter of torque. Okay. And then pagdating sa kanyang cambio, meron na rin itong 6-speed manual transmission. Alright. Okay mga brothers, ngayong nakita nyo na ang main specs and features nitong Falcon 400X, ngayon naman presyo mga brothers. So sa cash price mga brothers, meron nitong 208,000 pesos lang. Yes mga brothers, you heard it. For 208,000 pesos lang, meron ka ng isang highway legal modern classic na motorsiklo. Ayan, nasiksik sa features at hindi ka mabibitin sa specs mga brothers. So sa installment mga brothers, maaari po kayong mag-inquire sa Carmark. Ang Carmark po ay isa sa mga dealer ng motor ng Pecon, no? So para malaman nyo po kung magkano yung terms pagdating sa 1 year, 2 years, 3 years and also yung down payment. Okay mga brothers. So mga brothers, i-comment nyo naman kung anong masasabi nyo sa motor na ito at syempre ano pa ba yung mga gusto nyong pa-review dito sa motor ng Pecon, no? At pag-usapan po natin yan sa comment section. At hintayin nyo po ang ating test ride review sa motor na ito. Once again mga brothers, ako po si Art ng Sort Moto. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa walk around review at magkita-kita po tayo ulit for the next vlog. Cheers!